Ayan, magandang araw po. Welcome po sa ating another tutorial video. Ako nga po pala si Mac from Competitive Card Solution. And this time, tuturuan ko po kayo mag-connect ng ating Anviz devices natin sa kanyang software, which is yung CrossChex standard. So, punta na tayo doon sa device. Ang kailangan pala po natin dito is patch cord or LAN cable. Siyempre, papunta doon sa PC natin and then sa devices natin. AP300 pala yung ginagamit natin ngayon. Multiple access, may pin siya, fingerprint, and syempre card. Ayan. I-connect natin yung LAN cables sa PC natin, ayan, sa laptop. Then, punta na tayo sa software niya. Oop, mali. Oh, ito nga pala. So, sa software niya, ito yung software niya, yung CrossChex standard. Pwede natin itong i-download sa website ni Anviz. Free lang yung software niya. Ayan, buksan natin. So, sa pagbukas niya, di niya kailangan ng password as default. So, pwede mo na siyang buksan agad. So, software niya, syempre, dun muna tayo sa add-in ng device. Paano ba natin ito i-add? Ang magiging paraan niya lang para ma-add siya is through LAN yung gamit natin dito. So, through ano to, sa IP. So, IP doon sila magkikita. So, paano ba yon? Make sure na correct yung IP ng bawat device natin. Yung PC natin and syempre yung device natin o yung biometrics natin. So, si biometric natin is mayroong IP. Punta muna tayo sa IP ng ating computer. Kasi pwedeng mag-adjust si computer or pwede rin mag-adjust si device natin. So, punta na tayo sa... Mas maganda nga yung computer na muna yung babagoy natin. Ha? Pag-connect pala nito, kailangan naka-disable yung wifi nyo. Kung sakali mang gumagamit nyo ng wifi para makita yung device natin, yung software. So, buksan natin to. Natin yung IP ni... Yan. Yung IP ng computer natin is yan, 172.10.1.103. And then, yung subnet mask niya is 255. And then, yan. Nakikita nyo naman, 172.10.1 yung gateway. So, alam nyo naman na siguro yan. Pero sa mga di pa nakakaalam, yung default gateway is dapat parehas siya sa default gateway ni device. And then, yung subnet mask, yung mahalaga na dapat parehas sila. And then, sa IP device naman, ay sa IP address naman natin is yung dulo. Which is yung 103 sa PC natin. O, dito naman is pwede natin iba-ibahin. 104 or 1 or iba't iba pang numbers. So, ayan, yun yung basic. Close na natin yan. Alam na natin yan. Kabisado natin. 172.10.1.1. So, doon naman tayo sa IP ng ating device. Para mapakita ko kasi sa inyo, kailangan kong mag-add. Kailangan ko buksan yung wifi natin. Para... Para mapakita ko sa inyo ng mas malinaw. Fast forward nyo na lang. Saan ba siya nakakonek? Ayan, okay. Paras ko na. I-add ko lang yung ano yun. Wait lang. So, ayan. Ito yung IP naman ng device natin. Isi-check natin. Hindi man ganong hakita. Pero, pindutin ko yung M. Which is menu yun. Menu yung ibig sabihin nun. Then, punta tayo sa setup. Okay. System. Tingnan natin. Sa system pala. System, okay ulit. Makikita kasi natin dito yung network. Yan, network. Then, okay ulit. Andyan. Ito mahalaga to na dapat naka-server mode yung device natin. Yan. Kasi pwede mo yung baguhin eh. Subukan natin yan. Okay. Maraming ibang option. Client. Pwede mo laruin yung server or client. Kapag hindi mag-connect talaga, gawin mo siyang server or gawin mo siyang client. Pero... usually server yung ginagamit ko dyan.
Ayan, server, okay lang. Tapos, punta tayo. Ayan, sa IP address, ayan. Kung napapansin nyo kanina, yung IP address ng device natin or nung PC natin is 172.10.1.103. Dito naman sa device natin is 104 yung hulihan niya. So, okay na siya. Set na natin yan. And then, okay lang natin. And then, yung C, yung cancel. And then, sa baba, yung subnet mask dapat 255. So, pareha sila ng kung anong nakalagay din na subnet mask ng PC mo. Then, cancel natin siya. Siyempre, dun tayo sa gateway IP. Gateway is dapat parehas din kung anong nandun sa PC natin or sa laptop natin. Then, okay na. Then, cancel natin. So, na-check natin. So, feeling ko okay naman yung device natin. So, gamitin ko na yung camera. Yan. So, punta tayo dun sa display. Yung software natin. So, yung topic natin ngayon, how to add our device. So, yung Anviz natin. Punta tayo sa device sa upper right ng monitor or ng laptop natin. Meron ditong na-add na. Buburahin natin siya para from the start tayo. Highlights ang natin pagbura. Highlights and then delete. Yes. Dito tayo sa add sa pinakataas. Ayun yung pinaka-basic na pag-add. Then, click mo search. Uy, bakit di yung ma-search? Ito yung isang factor. Kasi nga, nakabukas yung wifi natin. So, kailangan natin i-disable yung wifi natin. Disable muna natin siya. And then, close na natin. And, so, tingnan nyo. Nasa-search na siya. So, ganun. Then, highlight natin yan. Lalabas na dyan yung details ng device, syempre. Minsan, pag marami na siya, iti-check nyo lagi yung device ID and device number. Pag magkaparehas kasi, hindi siya na-add. So, sa kaso naman natin ngayon is wala naman iba. And then, add lang natin siya. Yes. Pag blue siya, ibig sabihin properly connected na. Pero just to make sure lang, i-highlight natin siya and then synchronize time. Yan. Akala guys, synchronization is successful. So, ibig sabihin, nakonect na natin na maayos yung device natin. May kaso kasi na marami kasing nangyayari na ganyan yung itsura niya. Pakita ko. Yan. Ganyan siya. Dalawa lang yung pwedeng problema dyan. Hindi, isa nga lang eh. Hindi siya connected talaga. Nakikita lang yung device natin. It's either yung cable natin is hindi maayos yung pagkakakrimp or yung IP address natin is di natin naset na maayos. So, ganun lang. Ayan, pag binali ko siya, magkoconnect na ulit siya. Once naset nyo naman na siya, hindi nyo na kailangan siya iset ulit. Ayan. Ganyan, no? Ganyan po pag-add ng device natin. So, kahit marami tayong device na i-add yan, kaya ni CrossChex yan. So, maraming salamat po. Ganun lang po kasimple. Sana po ay natulungan mo kayo.